Kaya po mabing mga narito na po tayo sa pinakamalagang yugto na ating pumalagawain. Ito po ang pakinig ng salita ng ating pinakamamalapang Jesus. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos na ito pinadalhin ang ating mga aral ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Louis Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved corporate chairman, Brother Paul. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, taas natin ating makamay. Opo, dakila at mapagpala, mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panong Jesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, siya gana sa kahabagan sa pangunang panalangin po ng aming beloved Arbol Evangelist, Will De Almeda, End Time Prophet, Lord God. Maraming maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu nagbigalak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming punagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawarin, lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal pa ikaw po maglagay na makataga na dapat kasi ikaw po aking nasahan buksang pangunawa, kaisipan ng bawat napikinig at patulma kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinamataas na pagpupuri at pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved double evangelist, Will De Almeda, the end time prophet of our loving God, at palagi po nating inaalala kailanman, hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear. Ako po'y nagpaabot ng pagbati at paggalang sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpala mga baguhan at sa lahat ng ating viewers sa ating live webcast. Ating tatalakayin sa araw na ito, pamagitan nating The Brevity of Life. The Brevity of Life, sa Tagalog ng salitang brevity, maikli, mga minamahan. Ang ibig sabihin, ang maikling buhay. Pwede rin natin sabihin, ang ikli ng buhay. The brevity of life. Ang maikling buhay o ang ikli ng buhay. Basahin po natin ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. First book of the Chronicles, chapter 29, verse 15. For we are strangers before thee, and sojourners as were all our fathers. Our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding. The book of Hebrews, chapter 9, verse 27. And as it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. The Gospel, St. John, chapter 5, verse 29. And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. God bless you po. Kindly, Tagalog. Dito po sa Unang Kronika, kabanatang 29, talatang 15. Sapagkat kami ay mga taga-ibang lupa sa harap mo at mga nakipamayan, gaya ng lahat naming mga magulang. Ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghukom. Ito po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 5, talatang 29. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po muna tayong pumalakpak, mga minamahal na may pasasalamat sa ating Diyos na mabait sa langit, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord.
the brevity of life o ang maikling buhay o ang ikli ng buhay. Yan ang meron sa sanlibutan, mga minamahan. Dahil ayaw at sa gusto natin, mga minamahan, ang sinasabing maikling buhay o ang sinasabing pagbawi ng Diyos sa kanyang pinaharap na buhay ay dumarating at walang makapipigil, mga minamahal, sinasabing except God comes prior to that time. Kagaya nating dumating ang Diyos sa ating buhay, mga minamahal, bago pa dumating ang sinasabing kamatayan. Kaya nga, ang buhay natin ay nadagdagan, mga minamahal. Na kung tutuusin sa malalang kusulatan, mga minamahal, si King Ezekias, nang siya'y mamamatay, tumawag siya sa ating mahal na Panginoon. Dinilig ng Diyos ang kanyang panalangin na dagdagan ng 15 taon ang kanyang buhay. Then after 15 years, binawi ng Diyos ang kanyang pinahiram na buhay. Hanggang doon lang, mga minamahal, sinasabing ang ikli ng buhay. Pero tayo, kagaya ko sa aking sarili, mga minamahal, so September na tayo ngayon. Sa September 27, mga minamahal, 35 years na tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo, sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Sa aking buhay, ang naidagdag na ng mahal na Panginoon ay 35 years, mga minamahal, by faith, abutang tayo ng rapture ng ating pinakamamahal na Jesucristo. So, nadaig natin yung mga Bible character. Sa kapanahunan natin, dinadagdagan ng Diyos ang ating buhay. Gayunpaman, mga minamahal, yung ikli ng buhay, yan ay katotohanan, mga minamahal. Sinasabing that is a fact, the brevity of life. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa 1 Chronicle chapter 29 verse 15, ang sabi tayo daw ay tagiibang lupa at nakikipamayam na gaya ng lahat ng ating mga magulang. Sapagkat hindi ito ang ating tunay na tahanan, mga minamahal. As sinasabing tayo ay stranger lamang, mga minamahal. Dayuhan lamang sa lugar na ito, na kung saan tayo dito isinilang, pinili tayo ng mahal na Panginoon mula sa makasalanang sanlibutan, kinalimutan yung ating kasalanan dahil meron tayong isang tunay na tahanan, hindi tayo stranger. Yan talaga ang tunay nating tahanan, ang ipinangakong langit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ay ang sabi nito, ang aming makarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. Yun ang kaarawan natin sa lupa kasi stranger lang tayo rito. Hindi ito ang ating sinasabing panghabang buhay na kalagayan, mga minamahal. Kaya nga, napakahalaga na maunawaan natin, mga minamahal, ang kahalagahan ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil kung hindi mo maunawaan at hindi mo bigyan ng kahalagahan, mga minamahal, stranger ka sa lupa. Ayaw mo't sa gusto, mawawala ka sa lupa. Bakit? Dahil merong sinasabing lugar ng tinatawag na pagdurusa kung hindi ka makarating sa lungat, sa lupang pinangako ng Diyos, sinasabing langit. Dahil merong sinasabing judgment, mga minamahal. Ayaw sa gusto natin, ang lahat ng tao ay dadaan sa tinatawag na paghukom. Kaya sa Hebreo chapter 9 verse 27, sinasabing kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghukom. Tandaan natin yan, mga minamahal. Darating at darating ang minsang kamatayan. Pero ang kamatayan, hindi yung kalayaan sa problema mo. Hindi yung kalayaan sa karamdaman mo na wala ka ng mararamdaman, mga minamahal, dahil dalawang klase ang tinatawag na kamatayan. Kamatayan ng masama at kamatayan ng mabuti, na sinasabing ang kamatayan ng mabuti, ito ay mahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero ang lahat ng tao ay daraan pa rin sa tinatawag na paghukom o judgment. At ano ang magaganap pagdating ng araw na yan? Sabi ng ating nabasa sa Juan, Kabanatang 5, talatang 29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Ito ngayon ang tinatawag na katotohanan na magaganap, mga minamahal. Ang lahat na dumaan sa libingan
Sabi ng ating nabasa, pag ito'y binasa natin ng buo, ang lahat ng namatay ay makakarinig ng tinig ng ating mahal na Hesukristo at silang lahat, mga minamahal, ay haharap sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, yung gumawa ng mabuti, yung naglingkod sa mahal na Panginoon, ginawa ang kalooban ng Diyos, pinaglingkuran ng Diyos ng walang talikuran, ang sabi, siya ay mabubuhay na magmuli sa pagkabuhay. Pag sinabing buhay sa pagkabuhay, yan ay buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At yung masama, mga minamahal, ay harap din naman sa paghatol, sinasabing sila'y mabubuhay na magmuli sa paghatol. Ibig sabihin, sila'y hahatulan ayon sa masama nilang ginawa at wala silang mamanahing ipinangakong langit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Eh itong ating buhay, mga minamahal, sinasabing maikli lamang ay napakahalaga. Kung meron tayong papahalagahan, mga minamahal, isa ito. Buhay na naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Gano'n ba kadami ang gagawin nating na mabuting bagay sa harap ng ating mahal na Panginoon. At kapag ginawa natin ito, mga minamahal, tama bang ginawa natin ayon sa pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo? Kaya ating mahal na kapatid kanina, depressed siya, ang kanyang solusyon ay mag-drug. Yung nagpatotoo nating kapatid kanina, mga minamahal. Yung isa naman, mga minamahal, gusto niyang magkaroon ng bahay, ang solusyon niya, tumaya ng loto. Pero napatunayan nila lang sila, na dito na, mga minamahal, ang solusyon sa kanilang problema ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yung isa nating kapatid na depressed, dalagang solusyon niya, ang nagbigay sa kanya ng kagalakan ang ating pinakamamahal na Hesukristo. Yung ating kapatid na taya ng loto, hindi naman manalo-lalo, mga minamahal, nang nandito na, nalalangin mismo yung kanyang biyenan ang ginamit ng mahal na Panginoon upang bigyan siya ng kanyang sariling tahanan. Ayun ang mahalaga, mga minamahal, sa maikling buhay natin ito, magamit natin na tayo ay naglilingkod at tumatawag at nagtitiwala na may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya merong sinasabing, let us press on to the Lord.